To all of my viewers, once again, this is Danny's Vlog. Ngayon ay gagawa tayo ng gold detector na gawa lang sa mga sira-sira na mga charger ng cellphone. So kung meron tayong mga collection o tinatabi na mga sira ng mga charger ng cellphone, magagamit natin. At beto sa ganitong paraan na gold detector. So tuloy lang sa pag-watch mga katiis. At sinsya na sa cut, maraming cut dito dahil sobrang taas ang video pag di natin ika-cut. So itong mga na pinapakita ko ay pinaka mga detail na mga para masundog natin mga katiis. So para sa lahat ng mga viewers at bago pa lang nag subscribe sa akin, share nyo sa iba ang itong video na ito. At hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na din kayo. Tapos para makapagpatuloy pa rin tayo sa ating mga pag-vlog, ay huwag nyo na skip ang aking mga ads, mga katiis. Meron pa tayong mas maganda pa dito. So tuloy lang sa pag-watch. Stay put lang tayo hanggang matapos. Hindi naman to masyado mataas. Yan o, tinanggal ko siya dahil medyo siya kulang pa siya ng balance, no. So dinalagan ko na isa dyan kasi medyo kulang ang bigat niya. Dapat kasi may bigat doon sa dulo para more accurate siya. Dahil pag medyo mabigat ang pendulo na halos na 35% ang bigat niya sa likod. So, mas accurate siya. Dahil pag sobrang magaan naman, madali lang yung mahihila ng mga wag natin, yung mga highly mineral na nakalud sa mga bato o yung mga gawa ng mga Japanese. Yan o. Gumagalaw siya na hinihila siya ng aura ng gold. Itong 18K na gold wire, lalo na pag solid gold, malakas ang paghila nun. So ganyan lang o. Kailangan mo siya ng balutin para at least buo-buo yung frequency, yung signal niya, hindi makakalabas. Ganyan, buo siya. Yan ay wala pang anti-decoy o. Hindi ko pa yan nilagyan ng minerals para masubukan natin kung siya ay makakadetect ba ng mga minerals, lalo na pag mga high grade mineral. Try muna natin na walang anti-decoy. Ayan, gumagana siya pero parang siya kulang siya ng ng balance. So ilipat natin sa gitna yan. Nalipat ko yan sa gitna, no, mga katiis. So, yan mga iba-ibang klase ng mga mineral, yan yung mga high grade ng klase ng mineral. Yan ang handle niya ay nalipat ko na sa gitna. Yan, nilagyan ko yan ng shrinkable tube. So ayan o, wala pa siyang anti-decoy. Talagang makakadetect siya ng decoy talaga. Yung mga high grade mineral na didetect niya. So importante talaga yung maglagay tayo ng mga anti-decoy. Kasi yung mga Japanese, naglalagay talaga sila ng mga decoy sa kanilang mga binabaon para tayo ma-divert, no, sa instead of yung totoo ang hinuhukay natin, yun, hinuhukay natin yung mga mineral. Hindi natin ma-hit yung mga yung mga minerals naman ay nakuha sa mga malalim na part, no. Meron sa taas din dyan, sa bandang gitna at sa bandang ilalim, yung malapit na sa item. Kasi yung item talaga, may mga decoy yun sa tabi-tabi. O, yung may decoy din na nasa sentro, dun banda sa taas. Kung yung gadget mo ay walang pang-antay,
mahirap yun. Hindi natin yun ma ano asisiguro. So kahit itong 125 na klaseng anti-decoy o mineral, hindi pa ito sapat, no, na tawagin natin na yan ang karbono. Yan ang inahalo ko sa mga pang-antay ko, tawag natin yung powder. O yan, nilagyan ko yan ng konti lang ng carbon. So ayan, loaded yan ng 125 na klase. So pag meron kang collection na ganun na 125 na klaseng mga mineral, at na dyan, meron dyan sa dagat, yung sa sapa, yung sa mala, yung sa mga bundok, yung mga gawa ng Japanese, dami yan. Dami yan, halos ano na yan, sobrang dami na. Pero kulang pa rin yan. Ang iba dyan, galing sa ibang mga lugar. So, nakukuha din nila sa mga site na nadidetect ng ating mga gadget, no? Dahil lang yung ating gadget, nakakadetect talaga ng mga minerals. Nakakadetect din siya ng gold. Yan ang pinaka-importante, no? Na dapat yung ating mga gadget na gawa-gawa natin, ay lagyan naman natin ng mga minerals na nakakuha natin sa mga site na inilagay ng mga hapon. So, para yan maging accurate din. Isa din na nagbibigay yan na maging accurate siya. Pero malalaman naman natin, no, pag yung ating tinitira na site ay hindi positive. Kasi pag hindi positive, may mga tayong makukuha ng mga decoy o minerals na nilagay nila. Pero mababaw lang, hindi siya nakakarating sa ilalim. Kasi pag yung mga decoy na nakakarating sa ilalim ay totoong may ano yun, may nakalagay mas ilalim pa sa nilagyan nila. Dahil yung aura naman ng gold na pure ay lumalabas talaga yon, at nakukuha ng ating mga gadget ang aura nila, no? Nahihigop niya. So yan ngayon, oh, tingnan niyo, ah, nilagyan ko na yan ng anti-decoy. Oh, nakakadetect siya, nakakadetect pa rin siya ng gold. At talagang kahit walang bala yan, pwede yan makakadetect ng gold. Kahit ganyan lang siya. Makikita niyo yan na sinubukan ko yan sa actual site sa field. Tanggalin ko muna at ilipat ko sa dun sa bandang dulo para tumaas naman yung ano niya, yung antena niya. Dahil estimate ko itong klase na gawa natin ay nakakarating ito ng siguro estimated mga 50 to 60 feet deep kaya nito. Dahil nga sa napaka pino ng ano niya, yung wire ng naka-loop dyan sa na maliit na parang transformer. Yan, oh. Iniba ko yan, oh. Nilagay ko sa bandang dulo para tumaas konti yung ating antena. Yan. Tapos yung handle niya, nilagay ko na sa gitna ng battery. Yan din, oh. Yung nilagay ko na casing, parang lagyan ng, pwede mo lagyan ng kung ano ibala mo dyan. Yun ang hahanapin niya, kasi nakakunik yan sa rad. Yun sa loob ang rad. Madali lang ito gawin, mga katiis, no? Kaya itong gayahin. Dahil siguro meron naman tayong mga sira-sira na mga charger. Mura lang yung mga charger at pwede nyo mahini-ini lang sa mga bahay. Tapos yun, oh, dapat level ang anong paglagay mo sa handle niya, yung bearing ka. Hindi siya tikwi. Ganyan. So, ayan, oh. Iikot talaga siya. Kahit hindi mo siya sadyain na iikot, iikot talaga siya dahil meron talaga siyang active yung nilagay natin na mga
transformer na maliit galing sa old charger ng cellphone. So yan ay maraming loop dyan. Yan. Subukan natin sa mineral kung iikot siya. Oh. Diba hindi na kanina umiikot siya na wala pang anti-mineral, dapat nilagyan yung dulo. Umiikot siya. Yan oh, hinihila siya ng gold. Yan, para kumpleto na may pang takip siya. Yan, tanggalin. Ito ang sinabi ko mga 125 na klaseng pang-anti dico natin, mga minerals. Kadalasan yan, halos marami dyan ito banda ay mga natural minerals, no? Ito nakukuha din sa mga site, sa sapa. Yan, marami dyan yung mga natural na may mga minerals ang load doon sa nakuha ko sa cave. Malakas din mag-detect ang gadget yan pag hindi mo lagyan ang anti dico, pang-anti. Yan ay granites, no? Yung maliit na. Ito ang man-made na mga halos man-made ito. Man-made ito. Para matukoy mo na man-made talaga siya, lagyan mo na siya ng muriatic acid. Pag bubula siya, man-made siya. Try natin na ngayon. Lagyan natin ito. Muriatic acid. So, basta bubula, may content siya na cement, no? Ayan, oh, malakas. Basa yan, ha? Binasa ko yan para wala yung mga dumi-dumi. Oh, tingnan nyo. Basta mga man-made, bubula talaga. Ayan, oh. So, sa aking mga listeners, viewers, pasensya na po sa medyo maingay dito dahil nalang sa tabi yung bahay ko ng daan, tabi ng daan, no? So medyo maingay talaga, may dumadaan ng mga sasakyan. Ayan, oh. Halos-halos yung banda sa left side, siniprito yun, halos mga ano yun, mga man-made. Nakuha sa mga site yun. Ang pinakalalim na nakuha dyan ng mga site is nasa 100 feet. Meron dyan nakukuha na decoy pa rin. So talagang maraming decoy. Pag meron kang makuha ng mga decoy talaga na nasa 100 feet, so yung ang item dun is napa sa mga 150 feet. Dyan lang banda. Kasi yung item, yung decoy naman, hindi naman yun hahabol sa item na nilagyan niya. Malayo din siya. Pag makita ka ng decoy, meaning malayo pa yung item. Yan, oh. So halos to lahat yan. Pag hindi bubula, ay natural mineral siya. Pero pagbubula, gawa-gawa ng mga hapon na mga bato yan. Nilagyan nyo lang sa ko para naging solid siya. Pangdaya din sa mga hunters na nag-depression. Alam nyo mga kids, no? Para sa kaalaman lang ng iba, itong mga gold detector na gawa ng mga solenoid, ito ay hindi sa lahat ng panahon gumagana. Lalo na pag malamig ang panahon, malaki ang buwan, maulan, mahina ang aura nila. Mahina ang pag-detect niya. So pag maglulukit kayo ng mga item, maghanap kayo, gawin nyo sa umaga. Yung may araw talaga, lalo na pag mainit, malakas ang aura nun. At yung ating mga gadget, ito, gabi ko ito ginawa, eh. Gabi ako nag-test, so pag dalhin mo ito sa ano na sa field na mainit, ang ikot nito, hindi mo na ano yun. Sobrang lakas ang ikot nito. Dahil umiikot na siya dahil kahit gabi ngayon, umiikot siya. Pero hindi masyado.
niya, maliit pa yung maliit lang yung ano, yung gold content dito sa 18 maliit lang siya na porsyento, pero gumagana siya dahil ako sanay naman ako dito. Pero sa inyo ng mga bago, lalo na bago pa lang pumasok dito sa pag-treasure hunting, is hindi nyo papagana ito sa mga maliliit. Pero pag nasanay din kayo, ay pwede nyo paganahin ito sa mga cherries. Pero talagang gumagana ito mga katis, lalo sa mga deposit na talaga ng mga Japanese. So ito lang, oh, simple lang, kaya mo kanya yung gawin at kayang gayahin. Pwede yan gamitin nyo ng rod, 1/8 na rod, bronze rod. Kahit wala kayong makuha ng mga tube na gaya nito sa akin, ito ay binili ko man lang sa Lazada, no? Ang mga materials ko binili ko lang sa Lazada. So pwede din makagawa kayong ganito. Pwede nyo ibahin ang design, pero ganitong klase ng mga ano, recycle, ay tawag natin ang recycle ang ano natin. Tawag natin. So yan, oh. Talagang hindi ko yan sinasadya kay Kutin. Umiikot talaga siya. Pag ilagay mo siya ng hindi katapat, di niya matapatan din sa iikot. Kaya ito, may mga minas sa tabi niya. Kasi pag nakakadetect yun ng minerals, iikot na yun. Kaya sinatapatan niya eh. Hindi kaya ito iikot siya. Sinatapatan niya ang kot. So, active talaga at legit siya nakakadetect. Galing, diba? So kaya niyo yan gawin mga katiyo. Hello guys, nandito ngayon tayo sa area na dito po ako nagtest sa aking mga ginawang mga homemade detector. To legit talaga ito guys, no, tong malaking puno ng mangga. So para malaman natin na accurate ang ating mga homemade, lalo na sa mga DIY ko ng mga non-standard, i-try natin kung accurate siya na makakadetect. Meron akong ano dito guys, no, ito mga gadget ko, no. Meron Japan version 7 dito para matry natin. Itong locator at may isa pa dito na mini Japan. Sa itong locator ay pwede natin i-try. Kaya. So, ang pag-attach ani guys, dali lang, pakita ko sa inyo mga pag-atas natin. So simple lang ito guys. Yan, oh. Simple lang ito guys, no. Yan. So na ano yan, telescopic. Napa ano yan, oh, napahaba. So yan, oh. Yan siya. So pwede mo siya i- ganyan siya. Importante na dapat straight siya guys, no. Pero ito maluwag pa, oh. Hindi ko ito naligpitan, no. Ayan. Yan, dapat siya straight. So iwi pa siya, imo lang i-straight siya gaya para yung straight talaga siya, oh. Wala siyang iwang-iwang na pag-ikot niya, yan, oh. Ganyan siya. Lahat ng gadget ganyan pagkabit, no. So ito natin siya ngayon guys, kung papunta ba siya doon, no. So dito tayo. So ito ang ating ano. So doon ang may mangga. So itry ko siya dito guys, no, kung magpapunta siya doon. Guys, ha, ganyan lang, oh, dandahan mo siyang iangat. Ayan, oh, malakas ang ano niya atak, oh, doon siya papunta, oh. Ayan, oh,
Oh, doon talaga oh. Dito sa kabila. Yan oh, ang yun ang mangga oh, dyan ang mangga. Yan oh. So, kaya tingnan, tagahinta. Yan. Ayan, dyan ang mangga oh. So, dito ako guys oh, harap no. Natin kung saan sa totoro. Yan. Talaga nakakarating ito guys sa malayo guys oh. Oh. Doon talaga siya oh. Doon oh. Ninyo guys oh. Oh, doon siya oh sa target natin oh. Doon siya oh. Yan oh. Doon siya guys. So bawa no. Ninyo guys ah. Kahit ganito siya guys, no, naka-steady lang siya. Hihilahin siya doon sa ano, mangga. Ngayon nyo guys, oh. Hihilahin siya doon. Hindi ko siya i-horizontal, no. Ganyan lang, kunting ano lang. Pero may hihila sa kanya dito sa banda sa may right side. Yan, no. Yan siya guys, oh. Baba lang kunti, ganyan, no. Oh. Nihila siya, oh, kahit hindi mo ginagalaw, oh. Dahil may aura ng gold na nasimutan niya oh. Yan siya. So ayan oh. Ninyo guys. Tingnan niyo ko ang kamay ko, steady lang. Pero yung pendulo ay hinihila ng aura ng gold. Oh. Yan ay nakalagay sa 1 degrees. Down o 1 to 2 degrees down yan o. So yun siya gano. Tapos magtry tayo ng isa yung ating bagong ginawa na DIY na hindi standard no. Ito siya yan o. Kabit ko natin guys. Yan na kabit guys. Ito yan siya ganoon din o. Teka. Teka guys na. Yan o. So, tansya yung mga pag hindi na siya ganun. Yan ang pag straight niya. Hindi pa. Yan o. Yan na guys. O. Yun siya o. So, ito guys. Takip. So, ito ay pwede din gawin ninyo. Gayahin. Tingnan natin kung gaano siya ka layo ang maditik niya, kung kaya niya sabayan yung mga standard natin na locator no. Ito ay gawa lang sa mga mikro ng tube, maliit na brass tube no. So kita niyo naman sa paggawa ko. So ngayon try natin ang ating anti-decoy guys na load is 125 na anti-decoy. Sa dito, yung latest natin na anti-decoy o anti-minerals is 125 na. Ito din, may mga stream na yun dyan na mahirap mo makuha ng mga decoy guys no, na talagang tinasadya ng mga hapon na ilagay sa kanilang mga pang-decoy. So, try natin siya dito kayo guys kung nakakadetect siya ng malayo. Maganda din pag malapit lang madetect niya guys no, kaya pala hindi tayo mapapalalim. Ngayon guys ha, try ko ha, kung makakayan doon sa malayo. Medyo nahihirapan siya guys no, sa medyo malayo, hindi niya kaya. Wala siyang move, meron siya pero konti oh, matagal. Pero doon din pumupunta oh. Tingnan nyo guys. Yarap natin. Oh, doon din siya oh. Oh. Diba? Oh, ayan oh. Nakakabit daw siya minsan oh. Diyan oh. Balik, bumalik pa naman siya oh. Dito banda. Tingnan nyo guys ha. Kadetik naman siya guys, no? Ayan, no? Diyan naman siya, oh.
Yan siya guys, no? So, digital yan. Accurate pa rin ito guys, no? Kakadetect siya ng medyo malayo kunti. Pero matagalan siya. At ito ating Jap 1. Ito. Na version 7 guys, no? Wala to. Nakalimutan ko dala yung handle niya. So, pero pwede na rin siya magamit sa kanyang pagka-Jap 1. Ito guys. So yung pag-assemble nito guys, no. Yan. Pwede mo siyang i-thread siya. Pwede ding ikabit lang, no. Ipasok mo lang siya, i-diin mo lang siya sa loob. Tapos pwede na higpitan dito. Ganyan. Ilang din siya. Pero pag matred mo, pwede rin. Pwede din kahit hindi matred, ganyan lang, oh. Ganyan guys, oh. Pasok lang siya sa loob, no. Ganyan siya. Tapos ayan na, higpitan mo na siya. Ayan, oh. Okay din siya. Kahit ganon ang pagkalagay mo, hindi na siya i-thread, ganyan lang, oh. Ayan lang, pasok mo lang sa loob o ikot konti, pwede na nun. Ayan, oh. Taka dito, ganon din, oh. So luwagan mo lang siya, luwagan dito banda, tapos pwede mo siyang i-thread, pwede hindi. Ayan, i-thread. No. Yan siya. Pwede namang hindi. Yan lang. Paglagay mo dyan, pwede din na ganon. Hindi naman makakakabitaw nito guys dahil mahigpit ang pag mag-thread mo ito guys. Masyarong mahigpit siya at may thread siya, di siya basta mabubunot. Ganyan, no. Yan guys. Tibo kasi yung mga mabigat, no. Mas accurate yung mga mabibigat guys kaysa magaan lang, no. Dahil hindi yan basta nahihila o napagalaw kung hindi totoong ginto, yung aura ng ginto. So subukan natin na punta doon sa mismong sa tapat guys, no. Subukan natin. Punta tayo doon banda sa ano, doon sa may puno. Para ano natin guys, no. Matapat lang natin yung nakabaon dyan kung talagang iikat ang ating bagong ginawang substandard na detector guys. Nagawa lang sa sila mga adapter o charger ng cellphone guys. So yan. Dito tayo guys, no. Yan, no. Tingnan nyo yung puno. Oh. Ayan puno guys ng manggaw. Sobrang laki yun. Oh. Century yan na klaseng manggaw. Tingnan nyo guys. Oh. Matanda na yan. Oh. Diba? So, nandyan lang banda guys. Ang ating target. Oh. Nandyan banda. Dyan lang mismo guys. Oh. Dyan. So, tingnan natin kayo guys. No. Puntahan natin. Kung magagamit ating mga gadget guys, no. Subukan ko malapit ako dito. Ang tayo dyan banda, oh. Dyan lang guys, dyan, oh. So galing dun sa puno, mga 12 feet. Dyan, mga 12 feet yata yun. 12 or nasa 15, ganyan. Ito natin guys. Yan guys, oh. Dandahan sa kahit di guys. Malalim to guys. Tansya ko hindi ito lalagpas to ng 20 feet. Medyo malalim talaga ito. Taas eh. Yan, oh. So try natin yung isa natin. Ito. Locator. Yan yung second at third na ano, gawin natin yung telescopic niya, ganyan siya guys, oh. Yan lang, angat mo na sa konti guys.
Yan, doon siya guys, oh. Ayan, oh. Doon siya guys, papunta, oh. Target Japan guys, no? Sa kabila. Ayan siya, guys, oh, guys, oh. Ayan, guys, oh. Doon siya punta, oh. Oh. Yan, guys, oh. Oh. Yan. Yan, guys. Oh. Ayan siya guys. So dun siya guys, oh. Ayan. Oh. Dun siya guys. Pagkasabing guys, oh. So ayan, oh. Ito naman isa guys. Ito na may isa. Yung gawa natin na ano guys, no? So, table natin to. Yung ating mga recycle. Kung kaya niya mag-itik. Kaya pa rin guys, oh. Punta siya dyan. Ayan, oh. So, nakakatitig yung malalim ito guys. Try natin niya kung iikot siya. Yan siya guys, oh. Yan siya, oh. Target guys, oh. Yan lang, oh. Diyan, oh. So, dyan lang siya guys, oh. Palingon-lingon siya guys. Papunta siya doon. Yan. Yan siya, oh. Yan guys. So, tayo natin puntahan doon. Ito yung ating Japan. Paglupit, ganyan lang siya. Pwede mo siyang ipatayo. Ganyan. Yan ang mangga, oh. Ito yung patayo, ah. Ayan, oh. Oh. Ayan guys, oh. So, tingnan nyo guys. So, kapunta siya doon, no? Yung target dito lang banda. Ito, dyan siya, oh. Nandyan lang guys. Oh. Ayan, oh. So, dito guys, oh. Tayo natin sa buka na puntahan guys. Tingnan saan bagal ito guys. Yan, oh. Yan guys, oh. So dito banda guys. Dito lang guys. Guys. Ito na sintro guys, oh. Ito, tamaan natin. Ito yung sintro, oh. Yan siya guys. Ito ang dati ko na ano, no. So, tingnan mo dito. Ang layo guys, papunta doon. Mga 24 feet pala, no. Sa layo sa puno dyan, papunta dito, 24 feet. Tansya ko lang, no? Galing sa puno talaga, dito guys, oh. Oh, dahil lang mga kagabayan, no? Kita na itong nalang sintro, oh. Basta, sintro guys siya, maikot siya. Kung ilagay mo siya dito sa banda sa ano, sa gilid, ayan. Kung makita nyo talaga, no? Kasi wala akong drag ano dito, kasama. Ah, punta siya doon, oh. Dito talaga siya mapunta, oh.
Ganyan. Likot siya, oh. So, yan ang sentro, guys. Dito naman, pag ganun siya, punta siya din, oh. Oh. So, pag dali, yan, yan, dito siya, oh. Tingnan natin sukatin yung item sa kalaklaki, guys, na estimate lang. So dito banda, papunta tayo sa dito sa gilid. Ayan. So dito ra ang wall ng nakapile na ano, no, gold bars. Dito siya banda, oh. May ikot pa siya. Doon, dito. Pag ilabas mo sa kunti, papunta na siya dito sa sentro. Pag matamaan mo yung gilid niya, yung siding ng pile ng gold bars, ay iikot siya. So galing dito, guys, no, galing dito, start from here. So tingnan natin kung saan siya, ang haba niya, ang laki ng ano niya. Malaki ito, guys. Yan. So dito, galing dyan, patungo dito, parang 20 to 24 inches ang haba niya. So simple ito, maliit lang dito banda. Ayan, oh. So galing upisa dito, guys, no, dito start ninyo, ha. Kung makita nyo, guys, kasi hindi ako nakatingin. Ah. Pisa dito, guys. Yan, oh. Pag inana ng yang ano, direction, magtuturo siya sa gilid papunta dito sa akin. Pag iikot siya, natamaan niya yung siding. Yan, tapos ipapunta mo siya dito sa pasulod. Ayan, dito na siya, oh. So, estimate, guys, 12 inches by 24 inches. So kung ipatagal mo ito, guys, kaya niyang kunin yung 24 inches yung wide na sa iyang ano, guys. Yan, guys, oh. Pag patagalin mo siya. Yan, guys. Oh. Simple, normal lang yung magalaw yung kamay mo, dahil ang malakas yung paghahila na sa pag-ikot, guys. Yan, so. Yan, ah. So ngayon, tayo natin yung ating ano, guys, yung ating itong humidity natin na substandard, yung gawa sa mga sira na mga charger. Tingnan natin kung iikot siya dito, guys. Medyo malapit na siya kunti. Tingnan natin kung kakasagap siya. Para nagdetect yung cellphone ko, guys, no, dito sa, may cellphone kasi ako sa jacket, guys. To banda ito, iwan ko muna to, parang hindi siya makakadikt ng medyo malayo. Hinahanap yung mga pinakamalapit yung cellphone ko, guys. So wala na akong dala, no. Ito na, ito natin dito, kasi hindi naman yung madetect yung cellphone dito. Ito, guys, yung isa dito, ito, dahil nasa sa taas ang yung aura, papunta sa taas. So ngayon tingnan natin, kasi pumupunta sa akin, eh. Okay, ayan, guys, ha. Okay na siya, guys, oh. Yan, kandito din siya, guys, dahil wala nang cellphone ko sa jacket ko. Yan, guys, oh. Ayan, oh. So ganyan lang, oh. Iangat lang sa konti, no. Ganyan, oh. Ayan, oh. Dito din siya harap, guys, oh. Dito. Tingnan natin, eh, kung iikot siya. Pag matamaan yung ano, guys, iikot siya. Ayan. Inisin na natin para walang disturbo. Ito. Ayan, guys, oh.
Ikot talaga siya, guys. Oh. Lakas niya maikot, guys. Oh. Ibigay mo siya konti dito. Iiwas mo siya. Dahil hinto siya. Doon siya matuturo. Ayan, oh. Ito siya, guys. So, kung dito lang banda, siya, pag nasinto, iikot talaga siya, guys, oh. Oh. Ayan, guys, oh. Ang lakas na umiikot, guys, oh. Medyo, lagang yung kamay, guys, magalaw dahil sa pag-ikot niya. Lakas sa pag-ikot niya, siyempre. Pero, tingin yung kamay ko, guys, oh. Di ko talaga sasadyain niya, guys, oh. Pag iikot talaga siya. Oh, lakas, di ba? Yan siya, guys. Pag dito mo siya ilagay, hinto talaga siya, guys. Oh. Doon talaga siya, oh. Doon siya pumunta, guys, oh. Ayan, oh. Yan siya, guys, oh. Tingnan niyo, guys, ha. Kahit hindi ko siya ano hihilahin siya, guys, dito banda. Oh, yan yung guys, ha. Yan lang, oh. Hihilahin siya, oh. Kasi nakababa yung pendulum niya, guys, na mga 2 degrees. Pero tingnan niya, guys, oh. Pag may totoong 18, guys, oh. Nihila talaga siya, oh. Oh. Ganyan siya, oh. Pag mag-test ka na dapat gagalaw siya na hindi talaga siya hihinto, guys. Yan siya. So, pag itapat mo siya, guys, at naka-horizontal ka, ay at di naka-horizontal, patagilid mismo, iikot pa rin siya, guys, oh. O. Oh. Yan, guys, oh, naka-vertical yan, guys, oh. O. Oh. O, oh, ganyan siya, guys, oh, nakatagilid. Kung wala nang di siya, hindi siya horizontal, guys, oh. Nagatagilid siya, guys. Pero dahil light lang siya, hindi siya mabigat, iikot siya, guys. Nagatagilid siya. Hindi nga siya flat out niyo, guys. Oh. Yan ang flat na ano formation, oh. Flat 'yan. Pero nagatagilid, tingnan yung pan. Yung gadget nagatagilid siya, guys. Ang flat sa kanya, guys, ito, oh. Tingnan niyo, ha. Ilagay ko siya sa flat, ha. Oh. At lalong sobrang lumakas siya, guys, oh. Pag flat, ganyan ang flat. Horizontal talaga ang pusing niya, no? Naka-angle siya, guys, na flat. Ayan ang lakas niya, oh, mag-ikot, oh. Dahil hagkap lang siya, no? Hindi siya mabigat na klase pagawa. Hagkap lang siya, guys. Sobrang lumakas kayo, guys, oh. Pwede mo itagilid siya. Tignan nyo, guys, itagilid ko, ha. Ayan, oh. Nakatagilid siya, no? Sa ubo, baba, oh. Nakababa yan, pero iikot pa rin siya, guys, oh. Lakas niya makakaikot, oh. Oh, yan, oh. Pero pag ilagay mo siya sa horizontal, guys, horizontal, ah. Sige, itapat horizontal ko. Ayan, oh. Sobrang lakas naman, oh. Ayan. Kita yan, guys. So, legit to, guys, no. Kahit ganito lang siya, no. Wala kang masyadong gastos. Mahanap ka lang ng mga sira ng mga charger ng cellphone, guys. At yan, no, ang importante lang, dapat may load na anti-decoy. Ang load sa anti-decoy, guys, nakita nyo ng paggawa ko, is 125 na klase at napaka-extreme yung iba dyan. May sa makukuha yan namin sa mismong, mismong sa nilagay nila sa taas lang item, guys, no, malapit sa item na, ano, nilagay nila sa gilid na, grabe talaga ang mineral content niya, no? Napakalakas siya. Na parang isang granites, no? Na mga bato na talagang sobrang kamagnetic, no? Madali siyang ma-detect ng mga gadget natin. So ito, guys, yung ating ano na homemade, ay madali lang gawin siya, no? Kumpleto naman dun ang mga details. So okay to, guys, no? Kahit ipaganon mo, mga guys, malakas din ka to. Nakabaliktad siya. O, yan, guys, o. Tignan nyo. Pero yan, horizontal yan, ha. Kabaliktad, guys. O. Yan, o.
So itry natin yung ating ano, yung ating telescopic. Malapit ako malubat, guys, no? So ayan, yung telescopic natin. Ayan, no? Kasi doon papunta siya doon. Dito ba? Doon siya papunta, oh. So, ayan, no? Paingkad mo siya, ganyan lang. Kung saan siya papunta, sundin mo siya. Ganyan, no? Minsan iikot siya. Dahil maraming may load na simutan niya. Pero papunta din siya sa direction niya, guys. Yung ating nakuha dito. Ayan, no? Dito na siya, guys. Ayan. Natapatan sentro siya, guys. Oh. Iikot talaga siya, oh. Oh. At hindi pa yan na ano, nagamit ang telescopic, guys. Ah, lakas niya mag-ikot, di ba? So, ito ah, malayo ito, guys. Hindi ito ah, basta 30 feet. Tansya ko lang. Yan, guys. Oh. So, lalo paggamitan mo ito ng ano, ng telescopic. Halimbawa, ito, gamitan natin ng taas, medyo taas. Ganyan lang siya, oh. Yung mga nasa third dari lang siya, no? Yan, tingnan nyo, guys, ha. Wala kasi ikot ito, guys. Pero mababangga ito, guys. Yan nyo, guys, ha. Oh, yan siya, oh. Yan siya, guys. So, wala kasi, guys, no? Kahit hindi mo siya, ganun mo siya, ilagay siya sa 2 degrees. Ah, hindi yan maghihinto, guys, no? Tango ng tango yan, guys, oh. Dahil nahihila yan ng aura. No? 3 degrees, guys, oh. Yan nyo, oh. Oh. Hindi tinihinto, guys. Yan, oh. Pag ilagay mo siya ng horizontal, pag ilagay mo siya ng balance, guys, ganyan balance. Hanggang papunta siya diyan, guys, sa sinto. Tapos iikot siya, guys, pag matapat siya sa sinto, guys, ganyan siya, oh. Ikot siya, guys. Ayan, no? Tamaan pa yung dahon, guys, oh. Pero sa sobrang lakas niya, hindi siya mapigilan, no? So, pwede mo siya gawing kunti lang, no? Ayan, no? Pinaka-normal yung size hang haba, guys. Pero dahil malakas, totoong may nakabodipost dito na aura ng gold, ay iikot talaga siya. Ayan nyo, ah. Oh. Yan ang ating telescopic, guys, na version 1. PVC lang yung materials niya, pero ang lakas niya mag-detect, guys, oh. Dahil upgrade naman yung mga nakalagay dyan na mga load, guys. Oh. Yan, guys, oh. So, ito din may antidecoy na 125. Kaso ito, upgrade ko na ito, guys. Yung nakita nyo sa video dyan, hindi pa upgrade yon. Yung load, ang power load dito, guys, may isang battery dito sa loob na yung ano, yung battery na tawag natin mercury added dito. Tinanggal ko yung casing niya, so nilagay ko dito, guys. Tsaka ditong itong dulo, ito din ay mercury added battery na may wire. Then, so ito ay less ng mercury. Dahil ang mercury, guys, ay pag maraming mercury ay malakas siya mag-detect ng mga minerals. So, bawas-bawasan natin kunti yung minerals, mercury, guys, no? So, yung mga gadget natin, medyo balance lang mercury para makagalaw naman o gumagana naman yung ating mga anti-minerals, guys. So, sa mercury natin, 1 to 3 grams lang ang pinaka-ano, guys, no? So, yung mga dati ko na aabot ng 6 grams ay ano na, guys, bawas na yun, guys. Dahil ang ating power load na lead na mercury lead ay brush lang 5 grams. So, yung mga nilis na natin yung mga liquid mercury. Pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, guys, no? Subscribe kayo at sundin nyo lang ang, at sundan nyo, follow nyo ang channel ko. Marami pa kayong matutunan dito, guys, na mga legit talaga nga magawa natin na homemade. So hanggang dito na lang para sa ating mga viewers at subscribers. Sana may natutunan kayo dito sa ating pagba-vlog. So salamat.
Thank you for watching.